Saksi sa yaman at sa limuot ng kasaysayan ang daang bakal ng Pilipinas. Pero nakita rin natin itong maluma at masira sa pagdaan ng panahon. Kung sa ibang bansa, venue ito ng meet cute o backdrop ng dramatic train journeys. Sa Pilipinas, maswerte ka na kung hindi ka mapupukol ng bato habang sakay dito. May binato na namang tren ng PNR. At iba ba ang history ng PNR at ng railway system sa Pilipinas? Meron pa bang pag-asa ang network ng tren sa Pilipinas? Baka naman. Here's what you need to know. Rewind muna tayo. Bago pa tawaging Philippine National Railways o pambansang daang bakal ng Pilipinas, tumatakbo na ang mga tren sa bansa mula pa noong panahon ng mga Kastila. 1892, unang binuksan ang Manila-Dagupan Ferrocarril Line na noon ay pagmamay-ari ng Manila Railroad Company. Ang riles ng linyang ito, ang kauna-unahang bakal na nailatag sa bansa. For us to appreciate na yung impact ng railroad is, kailangan tandaan natin na nung panahon na yon, the state of transportation dito sa Pilipinas ay napakasama talaga. Noong 19th century, halos sa ang hirap bumiyahe. Pangalawa, wala pang masyadong mga kotse, automobile, bus, truck. Wala pa yun eh. Pagdating ng railroad, ang laki ng impact na. Sa Tutuban Central Terminal ng Old Manila, nagmumula at tumitigil ang daloy ng tren palabas at papasok ng Maynila. Ang unang ginawa ng mga engineers ng Manila Railroad is actually to connect them together by draining some of the swamps, building several bridges. Ang unang-unang achievement nila was connecting Bulacan. Practically, they consolidated Bulacan all the way to Manila. And then when they cross Bulacan to Pampanga, which is the biggest river delta natin, the Candaba Swamp, dire-diretso na sila all the way to Dagupan. Nang makumpleto ang Manila-Dagupan Line, umabot ang total na haba nito sa 195.4 kilometers. Ekonomiya ang kauna-unahang napaangat sa pagkakaroon ng mga riles. Sa katunayan, mas madalas pangaraw na sakay ng mga tren noon ang mga cargo imbis ng mga pasahero. Between Dagupan and Manila, maraming towns and cities na na-consolidate na before wala namang economic activity. Because of the railway, I actually created one of the first industries in the Philippines. And that was the sugar industry. Napabilis ang paggalaw ng mga tao at mga gamit. So, trade, kalakal, mga negosyo, lalo na sa agrikultura. Talagang dyan sumipa yung ating ekonomiya. Naging nationalized service ang Manila Railroad Company taong 1917. September 13, 1931, naging operational na ang pinakaunang linya ng tren papuntang Bicol. Sa Commonwealth Government sa ilalim ng mga Amerikano, napalawak ang railway network na nooy umabot na sa 1,140 route kilometers. At noong May 1938, ginanap ang inauguration ng Unified Railroad System na abot ng La Union sa North at Legazpi Albay sa South. Pati sa kalakhang Maynila, namamayagpag ang mga tren. 1938, we have the longest railway system before the war. And we were operating a lot of tramways. We have more urban rail in 1938 than we have in 2016. That was the peak of our we were the Paris of Asia. Pero ano nga ba ang nangyari sa backbone ng transportasyon sa Luzon? Ang mga riles na noon ay siyang nagsilbing daluyan ng pag-unlad, halos naglaho ng lahat. Ang iilang bakas nitong naiwan, tila nagpapaalala na lubos itong napabayaan. Kahit na merong LRT at MRT bukod sa PNR, kulang na kulang pa rin ito para sa daily commuters ng Metro Manila. Ayon sa SWS survey, 72% ng mga Filipino ang nagsabing nahihirapan silang pumasok sa trabaho dahil sa kakulangan ng public transportation. Economic growth is not connectivity, but economic growth is also driven by mobility, meaning
sa umaga, you move 1 to 2 million people from point A to point B because papasok sila. Tapos sa hapon, you move point B to point A dahil uuwi naman sila galing sa tinitirahan nila ngayon. So, sa case ng Philippines, ang mayayaman sa Pilipinas live 55 minutes away from where they work and where they live. Diba? Pero ang mga mahihirap natin, they travel 4 hours from where they work, where they live. And then another 4 hours. So 6 to 8 hours ng buhay nila, biruin mo, nauubos to transfer from where they work and where they live. Sa kasalukuyan, ang natitirang gumagana na linya ng PNR ay ang South Main Line o Orange Line, na mas kilala sa nicknames nitong Commuter Express, Comex, MetroTrack, at MetroTren. Nakaka-38 na trips ito kada araw at nakakapagsakay lamang ng estimated 47,000 daily passengers. Ang glory days nito, alaala na nga lang ba? After the war, Second World War, siguro mga 400, more than half nasira. Nirehabilitate nila, naglagay sila ng bagong train, inayos yung mga equipment. So napatakbo at saka actually na-expand pa nga ng konti. Noong mga 1960s up to siguro 70, parang okay pa siya. Pero soon after that, wala na, pabagsak na. Bakit gano'n nangyari? Well, sa tingin ko, unang-una, ito na yung, yan, yung after the war, ang dami ng competition ng railroad. After the war, talagang dumami na yung mga may-ari ng mga sasakyan, kotse, truck, bus. Sa tingin ko, medyo nagka-problema rin sila sa maintenance. Hindi talagang masyadong nabigyan ng pansin yung kailangan ayusin. Siguro yung management also failed to adjust, no? Kasi nag-iiba na yung transportation requirements natin noon. Pagkalipas ng World War II at mga pinsalang idinulot nito, sumailalim pa sa modernization ang mga tren noong 1954 hanggang 1956. Ang mga lumang steam engines pinalitan na ng diesel engines sa ilalim ng Republic Act No. 4156 noong 1964. Tuluyang pinangalan ng Philippine National Railway ang daang bakal ng bansa. Tinawag pa ang 60s at early 70s na golden era of the railroad in the Philippines. Sa panahong ito rin nagsulputan ang mga iconic na kwento tungkol sa PNR. Tren rin daw ang nagtawid kay superstar Nora Honor sa kanyang career. Noong dekada 60 ay nagtitinda lamang ng tubig ang aktres sa estasyon ng Iriga bago siya nadiskubre at tuluyang sumikat. Noong 60s rin sumikat sa Malate ang putahing Bicol Express na ipinangalan sa mismong line service. Bagamat tinaguri ang golden era, hindi naging sapat ang investments na pumasok sa PNR at marami pa rin pinsalang naiwan dito ang gyera. First thing that happened was actually the Surplus Act. Parang sinabi ng Philippine government tsaka US government na ang US government, wala na kami utang sa war reparations. Lahat ng mga tangke, jeep, bus, mga eroplano namin nasira, lahat junk yan, bakal yan, ipakilo nyo lahat yan. Yan ay bayad namin sa war reparations sa lahat ng nasira namin sa Pilipinas. There's a Surplus Act. So practically, all that value that was supposed to go into PNR, dahil this is a special asset vehicle, went to the government, it went to the National Treasury. Manila suffered a lot of destruction, so ang dami niyang mga war refugees. Manila Railroad back then was under the control of the U.S. Army. So habang control din ng U.S. Army, syempre yung mga tao na gusto makakuha ng aid agad, started living beside the railway tracks. By 1946, 1948, there were informal settlers already. And hindi na patanggal yun. So nasira na kagad yung right away. Ang final nail in the coffin is yung war reparations ng Japanese. Instead na ibili nila, i-rebuild nila yung railway system natin, ang Japanese opted to have a cooperation with the government and ginawa nila yung Phil-Japan Friendship Highway, which is the Maharlika Highway. Bukod sa kawalan ng bagong investment, patuloy rin ang mga sakuna tulad ng mga bagyo na lalo pang sumisira sa mga natitirang parte nito. Ang tanong kanina, may pag-asa pa ba ang railroad transport system sa bansa?
Kung naranasan mo nang mapirat sa pakikipagsiksikan at tumagaktak ang pawis sa init at kalbaryo nito, malamang ang sagot mo ay tumataginting na no. Pero ayon kay Art Corpus, due time na raw para sa shift ng mode of transport system natin from private to public. Ang train or rail system signifies nga that we have accepted that public or mass transport is better than individual transportation. So in a way, it is indicative of a mindset for the common good. Hindi na yung kanya-kanya. So dapat gagawa tayo ng public transport na makaka-convince sa mga gumagamit ng kotse na lumipat. Yun ang, so hindi lang nag-expand nating rate. Kailangan enough so that we have that shift. Yan, only then will we have that a significant improvement in our the mode of transportation and therefore in our way of life. Magkakaroon nga ba ng renovations at improvements ang PNR? Yes. So for the Maros Cross Railway project and North-South Commuter Railway Extension project, JICA is financing this NSCR project from Clark International Airport to Calamba, approximately 150 kilometers in total. And for the Maros-Tutuban section, it is financed by JICA, while NSCR extension project extending towards both south and north is a railway project co-financed by JICA and ADB. It is a quite a modern railway system. Well, I would say the LRT Line 2 and Line 1 and MRT 3 is I would say the modern railway system. So it is quite similar to that train set. However, the signaling system or the safety level will be much more modernized. In general, in many countries, railway played a very significant role in economic development, and the provision of the better mass transport system improves the commuting experience of the general public. Ang usapan namin, hindi, gawin talagang metro grade system yan. We asked for gawin talagang isang huge, massive system na pwedeng sa umaga, 2 million pasok ka ng Manila. In 55 minutes, we could drain Metro Manila away, at least 50% sa mga nagtatrabaho. And they can go all the way to Calamba, all the way to Malolos. Isang oras mula Manila to Clark. Ito ang pangako ng PNR modernization. Taong 2023 hanggang 2028, inaasahang makumpleto ang proyektong ito. You don't have to spend 3-4 hours, di ba? Just like the other countries. Diba? Ang ganda kaya pakinggan, ang ganda kaya tingnan, 'di ba? And that would generate a lot of economic activity and a lot of economic gains. Yung macroeconomically ang ganda noon. And tapos na natanggal natin yung sinasabi nila Imperial Manila. We expanded things suddenly. Ever since Philippine National Railways moved people not cars, moved cargo not trucks. And they are always been a key part of inclusive development of the Philippines. That's what Philippine National Railways symbolizes.